Dahil medyo marami ang for-order natin ng mini donut ngayong araw, ay gagawa tayo ng medyo maraming syrup. Magandang araw sa inyo! Dahil naubusan na tayo ng stock ng butter mixture, ay bumili na tayo ng 4 na box at may for-order tayo ngayong araw. Balik pagtitinda na nga ng mini donut ang motherhood nyo, ganun. Maaga nga tayo nag-impisa kasi i-deliver natin to sa school. Yung umorder kasi nito ay sa school na kami mag-meet kasi sabay na kami magbibrigada, ganun. Nakapagtinda na ako ng mini donut, nakapagbrigada pa ako, oh, diba? Hindi na sayang ang oras. Ilang araw nga tayong hindi nakapagtinda, kaya naman for the habit ang motherhood nyo para sa ekonomiya. Char. Si Papa Bernard na nga ang pinagluto ko ng mini donut at ako naman dito sa syrup natin. Hindi kasi nakakapagtrabaho ngayon ng Papa Bernard at injured ang kamay, nyos ko dahil. Kaya naman, umorder na po kayo sa amin para naman kami may income. Char. At habang nga nagluluto ang Papa Bernard nyo, ako naman na nag-aasikaso para sa lulutuin nating syrup. Maraming salamat nga po uli sa umorder sa atin ngayong araw at repeat orders po ito. Sarap talaga sa pakiramdam yung sasabihin sa'yo na pa-order uli kasi nasarapan sila. Kung pwede ko lang po talagang ibaba ang price ng mini donut ko para ma-afford ng lahat ay gagawin ko. Kaso po ay sobrang mamahal na talaga ng bilihin ngayon at hindi na talaga kaya pang ibaba, ganun. Pero sinisigurado ko naman na sulit naman po yung ibabayad nyo. Eto nga po, naredy ko na yung chocolate bar na gagawin nating syrup for today's video. Ginayat-gayat ko na nga po yan. Doon sa nagtatanong kung paano gumawa ng homemade ay eto na, 1 cup of fresh milk or iba, pwede na yon. Sa akin po kasi, mas prepared ko ang fresh milk. Mas marami po kasi at mas mura compare sa iba. Any brand naman po ng fresh milk at iba ay pwedeng pwede po. After po ng 1 cup of fresh milk, ay 1 cup naman po ng chocolate bar. Ginayat-gayat ko na po yan para madaling matunaw. After po ng chocolate bar, ay 2 tablespoon ng flour. Yung flour po, yan po yung magpapalapot sa ating syrup. Nilagyan ko nga rin pala po yun ng pinch of salt. Hindi ko na lang naibidyo, nyos ko dai. At kita nyo naman po yung ating mini donut, ang tataba. Nakakatuwa talagang pagmasdan kapag talagang maalsang maalsa yung ginagawa mo. Pagkatapos po nga natin mag-measure para sa gagamitin natin syrup, ay dinidissolve ko po muna yung ating flour. At least, pag sinalang natin sa kalan, ay yung ating chocolate bar na lang ang ating tutunawin. At lagi nyo pong tatandaan na ang technique lang po para maging maayos yung syrup nyo ay consistent ang paghahalo. Halo ka lang ng halo hanggang sa kumulo. At kailangan po ay mahina lang ang apoy, wag nyo pong bibigla in. Dahil may tendency masusunog siya kasi mabilis po itong masunog. At kapag nga nasunog, edi mag-iiba yung lasa ng syrup nyo, sayang naman. Kaya naman, dahan-dahan lang apoy at consistent lang sa paghahalo para ma-achieve natin yung masarap na ating syrup, ganun. At thank you nga pala sa ating Tita Adit, pinahiram tayo ng lutuan. At least, hindi masusunog dito ang ating niluluto at maganda pa, char. Ang sabi ko nga sa kanya, pag tayo nakaluwag-luwag, ay bibili tayo ng sariling atin, ganun. Pero sa ngayon, talagang hiram-hiram muna, ganun. Lahat naman tayo ay nag-uumpisa sa wala. Sipag at syaga lang talaga ang kailangan, ganun. At sa mataga lang ang paghahalo, ay ganito ang magiging itsura ng syrup nyo. Pagkatapos kumulo, ay magiging malapot na yan at okay na yan. Kaya naman, pwede mo na yan ilipat sa lalagyan para palamigin. At pagkatapos nga natin gumawa ng milky white, ay chocolate naman ang gagawin natin. Same procedure lang po ang gagawin natin. Lagay po ulit tayo ng 1 cup fresh milk or ibap, any brand po pwede na. At dahil yan na lang natitira natin chocolate, ay pagtsagaan na natin, dadagdagan ko na lang siya ng sugar kung sakaling tumabang. At syempre, 2 tablespoons of flour at pinch of salt, ganun. Kailangan natin maglagay na asim pang balance ng lasa. At eto nga po, isalang na po natin sa kalan at halu-haluin din po. Halo lang po ng halo hanggang sa matunaw yung ating chocolate bar. At dahil nga medyo konti yung chocolate natin, na nag-add ako ng 2 tablespoons of sugar, tapos ganito na yung kinalabasan, o diba, chokong-choko din. Nga po pala, hindi na po ako naglagay yan ng butter kasi mismong chocolate bar naman ang ating ginamit. Naglalagay lang po tayo ng butter kapag mismong homemade syrup talaga ang gagawin mo. Pero kung ang pinaka-flavor mo ay mismong chocolate bar, ay okay lang kahit wala ng butter, pwedeng-pwede na yan at talaga man lasang-lasang chocolate na. Kahit doon sa milky white, ay hindi na rin tayo naglagay ng butter. At eto nga, pagalamig-lamig ng ating mga syrup, ay pagdidip na ang ating inaatupag. Combo nga ang in-order ng ating customer. Half milky white, half chocolate, ganun. Kaya naman, medyo mabilis ang ating process kasi 2 flavor lang ang kailangan natin lutuin. Mas naaaluwanan ako kapag dididip ko muna, tapos pagkatapos kong magdip, isaka na ako naglalagay ng toppings. At charan, eto na po ang first order natin ngayong araw. Nagready na nga lang ako dyan at pinalastik ko na rin yung 2 order ngayon at dadaling ko na yun sa school, tapos magbibrigada na rin tayo. At pagdating nga sa school, eto na kami, naglilinis. O diba, lahat ba nakapagbrigada na? Char. Salamat kay Pretty Bella sa pag-order ng ating mini donut.
McDonald's. At nakakatuwa nga sa pagdi-deliver ko to ay nakita pa ng aming mga co-mamis at umorder din sila sa akin. Kaya naman pagka-uwi ko ay ginawa ko agad ito. 4 flavors nga pala ang ginawa ko at hindi ko na na-videohan at kailangan ko na kasi bumalik sa school. At pagka-deliver ko nga na ating mini donut ay pinagupitan ko na rin yung dalawang bagets at malapit na ang pasukan. Simula kasi nung nagbakasyon ay ngayon lang uli sila nagpapagupit. Tipid ba mindset?